Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa buwan. Buwan. Ang buwan ay nag-iisang satellite ng planetang ating tinitirhan, ang Earth. Ito ay tinatawag din na Luna. Walang buhay sa buwan dahil wala ditong hangin at tubig. Ito ay napapalibutan ng mga bato, kaya kung makikita sa mga larawan ay madami itong butas o craters. Sa gabi, ang buwan ang pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan, ngunit wala itong sariling liwanag. Ito ay parang salamin na sumasalamin lamang sa liwanag ng araw, papunta sa ating mundo. Ang liwanag ng buwan ay nanggagaling sa liwanag na nagmumula sa araw. Kung ang ating mundo ay umiikot sa araw, ang buwan naman ay umiikot sa ating mundo. Ano ba ang hugis ng buwan na iyong nakikita? Nagbabago ba ang hugis nito? Ang buwan ay bilog. Hindi ito nagbabago ng hugis. May mga pagkakataong nakikita natin ang buwan kahit sa umaga. May mga gabi na nagmimistulang nagbabago ang hugis ng buwan. Ito ay dahil sa paggalaw ng ating mundo. Sa pag-ikot ng mundo, umiikot din ang buwan. Ang pagbabago ng posisyon ng ating mundo at ng buwan ang dahilan kung bakit may nakikita tayong iba't ibang hugis o mukha ng buwan. Ito ay dahil ang ibang bahagi ay nasisinaga ng araw ay ang ating nakikita. Narito at isa-isahin natin ang iba't ibang mukha ng buwan. Una ay ang new moon. Ang buwan ay nasa pagitan ng Earth at Sun. Ito ang unang mukha ng buwan na madalas ay hindi nakikita. Ikalawa ay ang crescent moon. Nakikita kapag ang ika-apat na bahagi ng buwan ang naliliwanagan. Ito ay kahugis ng letrang C. Ikatlo ay ang half moon o quarter moon. Nakikita kapag ang kalahati ng buwan nang naliliwanagan. Ito ay kahugis ng malaking letrang D. At ang ika-apat ay ang full moon. Nakikita ito kapag ang buong bahagi ng buwan ay naliliwanagan. Sa gabi, ito ang pinakamalaki at pinakamaliwanag. Ang hugis nito ay malaking letrang O. Narito ang mga epekto ng buwan sa mga tao at kapaligiran. Ang aktibidad o gawain ng mga tao ay naaapektuhan ng paggalaw ng buwan at ng ating mundo. Nagkakaroon ng alon o tides depende sa galaw ng buwan. Ang alon o tides ay ang pagtaas o paglaki, pagliit o pagbaba ng tubig na siyang nakakaapekto sa gawain ng mga tao. Ang mga mangingisda ay bumabatay sa taas o baba ng tubig sa kanilang pangingisda. Ang ibang aktibidad tulad ng paglalangoy at surfing ay nakabatay sa taas o babaw ng tubig. Ang mga magsasaka ay nagbabatay din sa buwan para sa pagtatanim. May mga magsasakang naniniwala na mas maganda ang ani kapag nagtanim kung bilog ang buwan. Tandaan, ang buwan ay tinatawag din na luna. Sa gabi, ang buwan ang pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan. May iba't ibang mukha ng buwan. Ito ay ang new moon, crescent moon, half moon o quarter moon
at full moon. Hanggang sa muli nating aralin, mga bata. Paalam!